So start na po ang recording natin. Then mag-track attendance po ako. So may wala na ko pila ka minuto. Or pila ka oras ang inyong pag-attend sa klase. And allow me to share my screen po, students. Mga tanong ko ha. Audible akong tingog. Wala. Wala, nagputol-putol akong tingog po, students. Okay lang ang boses? Ikiras ako, sir. Okay lang. Okay, so our topic for this evening is about the natural calamities or the natural disasters po. And, okay, so familiar na po basta mga natural disaster gani is the disaster po na given na po sa ato ang Mother Earth. And so what are natural calamities? So a natural disaster is the effect of a natural hazard. Okay, example. We have flood. Okay. Flood, tornado, okay, the hurricane or the typhoon, volcanic eruption, earthquake or the landslide. So that affects the environment and leads to financial, environmental and or human losses. Okay, so this is the example of the natural disaster. Okay, so the world is always changing. Okay, so diba? From 1900s po until now, so 21st, so the world is always changing. So that the example po, mga temperature, tanan. So the natural disaster are changes which are so great they may cause damage to the shape of the land or to the lives of people and other living things. So great changes happen to deep inside the earth and on its surface. So the changes on the outer part of the earth happen because of the different kinds of the weather. Okay, so makita na mo sa outer part of the earth, so di ba na yung mga natural changes po, di ba na yung mga natural calamities. So pag outer gani, sa outside, okay, so na yung mga natural calamities like flood, yan, typhoon, so yan, mga outside yan. Pag inside gani, inside the surface of the earth po, so it means yung mga volcanic eruption, yan, mga planetabo, tsunami. So kung wala yung volcanic eruption po, or the tectonic, movement of the tectonic plate, so yan, na yung mga mahitabo ng mga tsunami. So yan, mga example po yan sa happen inside the surface of the earth. Okay, so what are the natural disaster? Okay, so balik-balik, no? Volcanic eruption, earthquake, okay, the cyclone or the typhoon, hurricane, then the monsoons, the avalanche, flood, drought, the forest fire or the bushfire, and the tsunami, then the electrical storms. Okay, so kanang electrical storms talaga sa lakay na ko na yung makuan. Okay, so first is the volcanoes. So a volcanic eruption is the spurting out of gases and hot lava from the opening in the earth crust. So the pressure from deep inside the earth forces ash, gas, and the molten rock to the surface. So a volcano is a mountain or hill formed by the accumulation of magma or the molten rock. So volcanoes are hazardous to wildlife and humans alike. Okay, so the effects. So it causes the volcanic gases, the landslide, the lahars, and the ashfall. So kanang mga volcanic gases po, students, so mostly makita ninyo na siya kanang during po sa pagbuto sa vulkan, di ba? May mga gases po dyan. Okay, kanang makita kanang mga white nga mga gases. Then the landslide. So yan, pag siyempre na may pagbuto, so na earthquake sa itong mga area nga pwede siya nga magka-landslide. So na may tabo nga mga landslide po because of the movement of the soil. Okay? Ang kanang lahar ha, dili na siya lava ang lahar ha. Kanang lahar, kanang makita gud ninyo nga mga ash, mga lapok, mga bato, ana. Oh. Muna itawag na itong lahar. Okay, so gikan na siya sa sulod sa vulkan. And the ashfall po, so katong mga nakita ninyo dito sa asag itong bagong magbuto gani, itong vulkan taal ba to?
to bago lang. So katong ilhang mga atop, di ba? Na-notice ninyo to ilang mga atop, dagan kay mga ashes. So yun, mga ash fall po yun. Okay, so the volcanic gases, an incredible surge of sulfur dioxide gas. So into the stratosphere. Okay, so part in the atmosphere po. So where it combined with the water to form the sulfuric acid. So the new aerosol that deteriorated the earth ozone layer by altering the chlorine and the nitrogen compounds. Okay, but even when a volcano is not erupting, it emits gases from the fumaroles. So cracks are opening from the ground. So most of these gases is water vapor, so which combines with the carbon dioxide, the sulfur dioxide, and the hydrogen sulfide, and the hydrogen and the fluorine. So to produce the harmful gases such as the acid rain, so the extra carbon dioxide in the air will result in animal and human deaths. So yan, kanang mga volcanic gases. So naa siya gina-produce nga kanang harmful na gases po. Okay, so kanaa siya kumalanghap na or mainom, so syempre, mag-provide siya o kanang harmful na gases. Then after that, is naman nagitawag itong precipitation, di ba? Pag mag-ulan na siya, so pag mag-ulan na, so dito siya papunta sa mga directly in the animals. Pwede po sa humans. So kana siya, pag mainom na siya, or malanghap na ito na siya, so na a harmful effect po yan sa ating body. Okay? So the composite cone. Okay, so ito yung part of the volcanic eruption po. Okay? Kaling sa ibab, sa baba, kaling sa baba ha, muna yung itawag o magma. Kaling, nakita ninyo yung sa baba. So, dahil yung itawag o magma chamber dryas sa baba. Okay? So, kana siya student, pag muinit na siya, okay? Pag muinit na siya, so muna, that's why, mugawas na ang magma padulong sa taas. So, pag mugawas na sa padulong sa taas, so, nanay, igawas niya nga lava. Okay? Kung mugawas na sa taas, gani, or outside na in the bulk, outside in the vulcan, di ba? So, meron na po tayong mga lava dyan. Okay? So, from the magma po, turn to lava. Okay? So, kani mga pyroclastic flow po, okay? Dili kani siya makita na ito sa pan. Kasagalan ng mga pyroclastic flow is medyo dark na siya. Okay? Kani pyroclastic flow po, student, harmful po kayo na siya sa human and also the animals po. Kaya naman na siya elements nga makadaot po. Okay? So, yan. Na yung mga ash layer, the lava flow, so, di ba? So, na yung mga nagsangasanga na muna. So, makita niyo na, pag magbuto na siya, magsangasanga na, then, mugawas na ang lava. Okay? So, the landslide. So, the landslide are also very common with volcanoes. So, the terrible shaking of an eruption causes the loss debris on the side of the mountain to rapidly fall down its steep flank. So, however, the debris avalanche may also be caused by the earthquakes or heavy rainfall. Okay, Mount St. Helens eruption caused the largest volcano landslide in recorded history. So, while Mount Rainier have had at least 5 large avalanche within the past 6,000 years, collapsing zero. Such massive landslide result in a complete burial of surrounding cities and the obliteration of wildlife such. Okay, so student, so, di ba, mugawas na muna ang mga soil or mga ashes dara, ah. So that's why po, nga na yung mga cause nga landslide. So katong mga dool lang dyan sa vulkan, mga naalad sila sa mga 5 kilometers away, so kana siya na tendency po, possible nga, ang mga balay nila is matabunan siya og or nay may tabo nga mga massive landslide po. Okay, so muna gina remind ta, di ba, always kung nagpuyo ta near in a vulkan po, so gina remind ta nga please is mo avoid jud ta or dapat naka 50 kilometers away ta from the vulkan po para dili ta maigo sa mga massive landslide or mga acid rain ba caused by the itawag na to og katong gases, the volcanic gases.
Okay, so the lahars. So katong lahars, di ba? However, of all the effects of the volcanoes, so the mud flows or the lahars are the deadliest. Okay, deadliest siya. Debris, flows of mud, okay? Mga lapok. O, di ba? Rock. So, pwede siya. Na possible nga malabayan kag bato, dira. And the water travel down the flank and into the valleys and streams at the velocity of 20 miles per hour. Okay? To 40 miles per hour. Some of the most extreme cases have lahars with a consistency of wet concrete flowing up to 50 miles. So, muna nga, ginaaboy na lang yung taan eh. Okay, so this kind of lahar po, students. So, may mga compound, mga chemical compounder ba? So, kana siya is, kung malanghap na nimo, mainom na nimo, so, naipossible nga mamatay ka. Okay, tanan. Okay, so, after po that is the earthquake. Okay, so, ang earthquake po, so natin itawag na to two parts of the of an earthquake po, students. Okay? So ang two parts of the earthquake is first is gitawag na to katong the tectonic earthquakes. So occur when rocks break suddenly due to the geological forces. So katong tectonic earthquake is naa siya sa ilalom po sa or sa mantle, part siya sa mantle sa earth. Then kung kana siya is mag-move na siya. So that's why po na may tabo nga mga earthquake. And ikaduha po nga earthquake is the volcanic earthquake. Okay, so volcanic earthquake, so may mubuto nga mga vulkan, so merong mga earthquake diyan. So ang pinakahadlok jud nga earthquake po, students, pagka na mga gitawag na to og tectonic earthquake. Nga naman na possible po nga na may tabo nga ang gitawag na to og mga tsunami. Diba? Hadlok kay na siya. Okay? Okay, so so this is the example of the tectonic earthquake po, students. Okay, so naana siya sa part sa mantle na ata. Okay? So yan, so natay mga movement dira ah. Okay. Kani siya nga movement, okay lang ni siya, marag binta-bintaha lang ni gamay. Ang hadlok jud og kung mutaas nang ni siya, okay, kung kaning isa ka plate is ang iyang move is pag going in the left side and this plate is going to the right side po, then ang hadlok lang kung mutaas na siya. Okay, pag muangat gani na siya student ang isa ka plate, then ang isa is mubaba, na siya gitawag og energy nga iyang or forces po nga iyang i-release. So makita nimo dire sa iyang hypocenter, so this is the hypocenter po. Okay? So pag dako, mas grabe gani ang iyang i-release nga force po. So that's why po pag muangat kani siya, mo na nga naigtawag na tawag ka ng mga massive tsunami po. So hadlok na siya, moabot na siya tag 500 meters ang kataas sa or 500 meters or to 100 meters, so hadlok kay na siya. Because kay dito sa iyang epicenter, dako kayo ang iyang energy nga gipagawas ba. Murag example lang po, murag nalagot ka ba. Sa imong kalagot, imong nasumbag, imong silingan. O, so yan na, siyempre nangusog kag maayo, so yan. Dako kay energy ang iyang gipagawas. So yan na po ng epicenter. Pag mas grabe ang iyang energy nga gigawas, so yun. Hurot, tanan. Okay? So the earthquakes occur when two tectonic plates move suddenly against each other. Okay? So the rocks usually break underground at the hypocenter and the earth shakes. Okay? Waves spread from the epicenter, the point on the surface above the hypocenter. If a quake occurs under the sea, it can cause a tsunami. Okay? So, di ba? Katong nahitabo sa kwan, bag-o raman siguro to, katong nahitabo ko sa Japan, asa ito napita gani? Nga ang mga sakyanan ng murag pusporo, ito ng tsunami. Asa to ba ang student? Sa Japan? Nakabalita mo ato? Hello? Sir? Katong naitabo sa Japan, asa ito ba ang dagan? Katong massive tsunami dyan ang naitabo sila. Nakapon mo ato? Nakabalita mo ato? Katong daghan kayong namatay mga around 40,000 na nata to? Kalimutan na sir. Okay, nakalimutan na. Yung mga 2011 to siya nga naitabo ba?
katong grabe yung kuhan, tsunami po sa ako. Ay, okay, 2011 siya, may tabo. Sa Tohoku. Tohoku, sir? Oh, Japan man siguro, sir. Okay, so katong earthquake. Japan. Oh, tama. Ako yung search po siya sa Tohoku, Honshu Island. Oh, March 11, 2011. So, mato Tohoku region of Japan. So, kato siya student, may nahitabo ato nga massive earthquake po. Okay, so, a magnitude 9.0 earthquake struck in the Pacific Ocean, the northeast coast of the Tohoku region of Japan. Okay, so, galiman ka ng 9.0, no? So, kanang 9.0, murag makatindog pa ba mo, ana? Dili na. Kung pag 9.0 na, makatindog pa ba? Dili na. Makadagan pa ba? Dili na. Dili na. So, mahimo mo, mukamang na lang ka. So, kana student, grabe og energy force nga naitabo dito sa FSN to eh. So, that's why po, after ato, di ba, mga pila lang ka minuto or 10 minutes or mga 20 minutes, nagtigong na to kusog dito sa dagat, then, pagawas or padulong ang tsunami dito sa ilang lugar. Okay? Daghan kayong namatay ato ba? I don't know lang, mga nadyo to sa mga, I think, mga 40,000 dito kayo, mga 40,000 ang namatay ito, then dako kayo damage ay nahitabo ato. So, wait lang. Nako, ipakita nga video sa inyo, ha. Okay, so, wait lang, ha. So, para makakunan nyo. 2011, kung pamino na ko, katong nag-graduate rin senior high, 2011, magbata-bata pa mo ana ba? Okay. Okay, nakita niyo students? Yes, sir. So, wait lang. Dili mo siya makuha na eh. Ma-zoom. All across northern Japan, they felt it. Diba? A violent magnitude 9.0 earthquake on March 11, 2011. It was centered about 80 miles offshore, and tsunami warnings went up immediately. In coastal cities, people knew what to do next: run to higher ground. It's from these vantage points on hills and in tall buildings that incredible footage was captured. In Kesanuma, people retreated to a high-rise rooftop and could only watch in horror as tsunami waves inundated their city, knocking buildings into rubble and mixing into a kind of tsunami soup filled with vehicles, building parts, and contents. Seawater cascaded over sea walls and into cities. This video shows the water rushing over an 18-foot seawall into Kamaishi City. The seawall here was the world's deepest and largest, but not enough for the magnitude of the March 11 disaster. It was the largest quake ever known in Japan, and one of the five largest recorded in the world. More than 28,000 people are confirmed dead or missing. When two tectonic plates push together under the sea, the resulting earthquake sends an enormous burst of energy up through the ocean, displacing enormous quantities of water. With the upward motion, a series of waves expands in all directions. In deep water, these waves travel fast, up to 500 miles an hour, but only reach a height of a few feet. A passing ship might not even notice. But as the waves enter shallow waters, friction with the ocean floor lowers the waves' speed, but raises their height. This video is from a Japan Coast Guard ship confronting a tsunami wave in shallow water on March 11. And a rare view from the air, video of a tsunami wave approaching the shoreline. In Japan, some tsunami waves reach as far as 3 miles inland. Japan may be the most seismologically studied country in the world, and with more than 1,200 high-precision GPS stations, a geophysicist at the University of Alaska... Okay, so enough na po yan.
Okay, so go back po tayo sa ating PowerPoint. Uli na kuan na sir, 1998 ko nag-uli og Japan, Pilipinas. So asa ka gikan ate sa Japan ka to na time? Wala, nakauli na ko sir. Ah, mga pila lang ka kuan? 2 or month, ano ba, months lang? 1998. Ah, nakauli na ka. Wala na ko nakakuan na, wala na ko nakausan. Naka experience nga naka-experience sir. Pero na ako'y na-experience sa una sir sa Japan gihapon, kusog gihapon nga linog nga namuraw jud ginaduyan sir ana kusog jud siya dito. So di ba kon kay siya kanang so maka makapobia kayo di ba maka so, magmatulala ka di ba sa kusog. So kanang murag giduyan ana siguro na around mga 7.0 magnitude no. Tama ba? O say how? Siguro sir kay ang kuan mang good sir kanang ang mga amutoy kay ang mga Pilipino dito sir kay pag experience sila ana nga kuan ana nga kusog sa linog kalma ra ang mga Pilipino kay ang mga hapon mura nagnaratol kana sila ang nagadagandagan gani sir nga mura na sila nagahilak nga naratol na sila nya ang mga Pilipino kay nagakatawa ra kay sige ra sila katawa kay wala daw gani daw sa Pilipinas nga manglupa daw ato gagurong lupa daw ato. Okay, so yan di ba. So, ako nga pun madlok gyapon ka. Pero ang atong buhat na lang is maging kalma lang jud ta, di ba? So katong tama tong gibuhat sa Pinoy ating kalma lang kay para pag mahuman nang kwan, makaplano dayon, di ba? Maka stand up dayon. Then iba quick. Okay. So nakiana notice niyo dito student katong nahitabo sa Japan, di ba? The movement of the two tectonic plate po yun. Okay, so move suddenly against each other. So that's why po, grabe, di ba? Buhi na yun siya o kusog kayo nga, or taas kayo nga wave. So around 20,000 people daw ang namatay at namatay. Hello? Hello po? Hello? Hello po, nawala. Nalubat ko, wait lang. Okay, nandungod ko ninyo, students. Hello po. Yes, sir. Okay, so wait lang ha. Ay, nalubat. Ako bantay. Okay, allow me to share my screen again. Okay, so move on na po tayo dyan. Okay, so the earthquake. An earthquake is a violent shaking of the ground. Sometimes it is so strong that the ground splits apart. Okay, so when parts of the earth, called plates, move against each other, the giant shock waves move upwards toward the surface causing the earthquake. Okay, so the effects. So earthquakes release an incredible amount of energy. So yun. Incredible amount of energy pagdako kay kan or taas kay na kayang energy nga i-release so are able to destroy the bridges, buildings and even the entire cities in just a few minutes. Okay, so mo na. So
Then the below are some pictures of some of the most destructive earthquakes in recent history. Okay, so student, so this is the don'ts and the do's. Okay, during the earthquake. Okay, so first is don't panic. Okay, stay calm. Okay, so first don't panic, stay calm. Katong ingon ni Ate Hao nga sa Japan daw ang mga sa tama ba mga Hapon is nagpanic sila, tama ba Ate Hao? Sir, nga ang mga Pilipino kay relax lang kay sir. O, sama ka dito nag abroad ay sa ba nag OFW ka dito or anang DH ka dito ah at time? Buan, descendant na kumbahan na sir. Ah, okay, so dito ka dito day. Okay, so then second, don't get on the elevator when there's an earthquake. So, pasalamat ano kay Wata Elevator diri ano. Wala yung mga elevator atong mga balay. Okay, so yan, don't get on the elevator when there's an earthquake. So ayaw dayon og sakay elevator pag mag-earthquake na gani. Kay basig maputol tong mga cable dito sa sulod sa elevator, then kana mahulog pa, mamatay ka dira. Okay? So then don't get on the elevator when there's an earthquake. Then next, don't rush. Don't go out. Okay, kung nana ka sa sulod sa iyong balay, so ayaw na pag magiging aggressive ka dyan or and also don't go out po kay basing mahulugan ka o mga sa bandara atop or mahulugan baka o mga debris sample po mga concrete mga materials po nga mahulog sa imo, so ayaw nag go out po, so don't go out, so do not run outside. So student, so ayaw mo pag run outside near in the buildings po, or do not walk near in the buildings. So electricity, falls or used vehicles. So yung ano man pag magdagandagan ka dira, ah, 'di ba? Kay matarantar naman ka. May possibility po kung naay mga poste dira sa kuryente is matumba na si mga mamatay ka, madido ka. So wala ka namatay sa earthquake, namatay ka sa kuryente kay nakuryentehan ka. Okay, so ayaw po. So kung nana mo sa sulod sa inyong sakyanan, ayaw na lang mo gawas. Kay mas safety pa kung namo inside in the car po. Kung nana mo sa gawas, pangita na lang kung pwede mataguan or table po, pwede mo. Okay, so the earthquake, the dose po. Okay, so first is, di ba, mostly po is natudlo na ni sa ito ang during in our elementary years or the high school years, di ba? So naka-experience sa mga ni student, drop, cover, and hold. Yes, sir. Di ba? So katong time na to nga nata sa elementary sa kwan, di ba? Na may mag-alarm nito ah. Di ba? Wiu, di ba? Murag siya ka bombero ba. Then moto mo gawas ta yon ta, maingon din ang teacher na to, "Kuy students." Oh, di ba? Kung mahimo, kung ano ha, pag nana jud sa na mo sa sulod sa inyong classroom, kung dili na jud makaya gawas, ayan lang sa jud gawas. Okay? So mangita na lang kag pwede ninyong taguan. Kung lamoy ka ng chair, okay, so drop mo dito, okay, cover dayon ka, then hold. Oh, kay si table or ang chair na to amo protect during the earthquake po. So dili ma and isa po kung magtago mo sa ilalom sa table po, so tabunay dyan na yung ulo ha, kay basing maigo naghalong block ba, nakatago na ka pero naggawas yung ulo. So, na possibility nga maigo nag-hollow block, so mamatay ka. Diba? So, next is, shut off the gas and the electricity supply. Yan, pag after na, so shut off din nimo. Kay basig na yung possibility nga masunog pa. And also the electricity po. Okay, so make your way carefully to an open space. Okay? Next, stay away from the cupboards, windows, glass, and the hazardous items. So, ibig sabihin, makatama ka dara, ah. Na, natitanos na yun noon ka. Then, if in vehicle, park in an open space. So, kung nanaka sa vehicle po, hanap ka ng open space. Then, stay low and cover your head. Okay, nga naman, pag dito ka sa mga place nga dagan kayo, o mga poste, sa kuryente, so pwede ka maigo. Then, mamatay na yun noon ka. Okay, then next, so check for the injuries, help others, but don't endanger yourself. Okay, so yan. Okay, na gets po ninyo students? Gets po ba? Hello?
Yes, sir. Okay, so very thank good. You, sir. Next is the cyclone, hurricane, and tornado or the typhoon po. Okay, so a cyclone is a first storm with storm winds that spin around in it in a giant circle. So during a cyclone, trees can be uprooted, a building can be destroyed, and also the cars can be overturned, di ba? So makita nimo ka lang during in the typhoon. So typhoon na itong gamito na kay in the so sa toa is mostly ginagamit ato ang typhoon nga word. Ang hurricane mag sa Amerika man siguro na banda, then ang cyclone is sa India. Ambot lang kung tama ba ko. So typhoon na itong gamiton. Okay, so yan. So the effects of the typhoon, so hurricanes or the typhoon can be combined the effects of other natural disasters, proving especially destructive. Okay, so the monsoon. So the monsoon is a wind current in southern Asia, so blowing northeast during the summer and the southwest during the winter. Okay, during the summer, the monsoon brings heavy rains to southern Asia and Africa. So while in the winter, it causes the drier seasons. Okay, so the effect of monsoons. So the effect of the monsoons. The effects of the winter monsoons are very different from the summer monsoons. So during the winter monsoons, the wind blows from the land to ocean. So while in the summer, it is the opposite. So this can cause major climate changes throughout the entire world depending on the location. Okay, so sa wait lang. Pakita na ko sa inyo ha. Natigitawag na ito mga public storm warning signals. Okay, student, di ba? Mostly, so ato ang mga ginikanan, pag maingon daw sila og signal number one is kusog daw kaayo ang kusog daw kayo na nga bagyo, di ba? So, kinsay nakadungog sa inyo, ha? Pag signal number one, kusog kayo ng abagyo. Nakadungog ba mo na sa inyong mga parent po, students? Hello? Wala, ma'am, sir. Okay, so alam ako'y nadunggan nga, pag signal number one daw, kusog kayo na siya. Dili. So, ato na siyang bag-uhon nga mindset po. Pag signal number one po, students, so maka-indicate na sa TV. So, signal number one po ang bagyong Ronald. Okay, so Ronald Almagro na bagyo. So, the winds of the signal number one, so kilometer per hour po, so 30 to 60 kilometers. So, pasabot po, student, so in the signal number one, 30 to 60 kilometer ang iyahang travel po. Okay? Or the winds po. So, ang kanyang winds is 30 to 60. So, lead time hours. So, 36 hours pa na, student. Then, the impacts of signal number one po. No damage to very light damage. Okay? So, no damage po. And very light lang. Lightly lang ang iyahang damage. Pag signal number two po, students. So, ang winds niya within that area po. So, ang hangin niya is 61 to 120 kilometer per hour. So kaning, 'di ba, makita ninyo kanang ban, 'di ba? Makita mo anang ilahang speedometer. So kung mupalo na siya mga 160 to 120, 'di ba? Kusog na kayo siya, 'di ba? So yan na ang hangin sa taas po. So na siya sa 61 to 120. So ang kanang makita ninyo mga kahoy ana is murag bupay-pay na siya. So dili pa na siya kanang makonjun mapalid na jud og maayo mabalik na. So mupay-pay lang na siya. So 24 lead time. So the impacts po light to moderate damage. Okay, light to moderate damage lang po sa signal number 2. Next is signal number 3. So signal number 3, so ang winds po niya, student, is 121 to 170 kilometer per hour. So kani siya moderate to heavy damage na po. May possible po, student, baha, flood, landslide. Okay, di ba? Kaya naman siya sa 170. So kani siya is kanang ma-uprooted na po ang mga trees po ani student. So yan ay mga landslide po. So heavy damage na, moderate to heavy damage na po. Then signal number 4. So 171 to 220 kilometer per hour na po ang kanyang hangin. So lead time 12 hours sa heavy to very heavy damage. Okay, so laliman mo na, heavy damage na. Expected po, students, nga mapalid na ang atop sa inyong silingan. O ka ng atop sa inyong silingan is padulong na po na sa inyong atop. Di ba? Mag-swap na mo mga atop. So, kanay kusog na kayo na siya. Dili na siya joke ha.
So kani siya is hadlok na kayo ni kaning signal number 4 and signal number 3. 'Di ba? Then pag signal number 5 po students, okay, mo na ni gitawag na toog kanang signal number 5 super typhoon na po, 'di ba? So katong bagyong Yolanda, 'di ba? Naa siya sa mga 300 km per hour na po. So kani is mga super typhoon na po ito. So very heavy. Okay, so very heavy to widespread damage. Okay, so paki-take note po anong students, ha? Okay, na-take note na ninyo? Or paki-screenshot na lang po. Muna nang bago, sir? Ako lang i-emphasize ninyo kung saan mga, kung sa signal number. Okay, kung saan naadraa ba. Okay, paki-screenshot na lang po. Eh, basta magkuha ko para quiz ani or para sa inyo ang exam. Okay. Are you done na po? Na-screenshot na ninyo? Yes, sir. Okay. So, apo ko na human, no? So, the avalanche po tayo. So, next is the avalanche. So, an avalanche is movement of snow, ice, and the rock down a mountainside. So, avalanche happen very suddenly and can move as fast as racing car up to 120 miles per hour. Okay ka ng avalanche po? Kanang avalanche is marag, kung ano ba? Nang landslide, marag, sobra pa siya sa landslide. Okay, kanang makita ninyo, anak, kanang makakos sa avalanche po, kanang mag-snow melting. Okay, kanang makita ninyo, kanang snow melting quickly. So, kanang is, nanan siya avalanche. Then, the snow freezing, melting, then freezing again. So, na yung mga itabo ang mga avalanche po. Okay, mula siya landslide, pero mas worst, yun ba? Snow, ice, and rock down a mountainside. Then, someone skiing. Okay, ka na yung skiing is yung nag-skating ba? Ito. Lahi lang ilang gamit. Katong something sa tawag ato eh. Basta nag-skiing sila or skating. So, a loud noise or an earth tremor. Okay, so next is the flood. So, a flood is caused by an overflow of water which cover the land that is usually dry. So, floods are caused by heavy rain or by snow melting and the river burst their banks and overflow. So the coastal floods caused by high tides, a rise in sea level, storm waves or tsunami. So earthquakes under the sea. So kanang mga floods, pwede siya magiging flood kung heavy rainfall kayo siya or naay mga typhoon na mas dagan siya o gidala nga water. So kana magka-cause ng floods. Isa po sa cause po sa floods kana ayan heavy rain or kanang snow melting. So what man tay snow melting dre, so wala labo kay na siya. So, wala na yung snow melting sa tuwa. So the coastal floods are caused by high tides. So kanang pwede po ng high tides. Then rise in sea level. Storm waves or tsunami. Kanang storm waves katong kusog kay nga hangin. 'Di ba? So that's why po na yung mga kanang mga tag 2 meters tsunami. Ito, so muna ginaawag ta sa government ka magtanom ta og mga mangrove, di ba? Kay si mangrove is siya ang amotabang po sa mga storm waves. Oh, yang kan ba? Bungkagon ang mga small tsunami. So the effects of the flood po, students, so floods make an enormous impact on the environment and also the society. So floods destroy the drainage system and cities, causing raw sewage to spill out into bodies of water. So, mo nang uban po, kabisag hinay lang ang ulan, is magka-cause po floods because kay daghan kayo mga basura sa mga drainage po. Kay ka ng mga dagko nga kanal. So, that's why po, kana siya is ma-stuck na siya dito sa kanangkuhan, sa may mga, sa tawag na yung mga embernal. So, that's why po ang water is dili siya maka-flow dayon o diretso. So yan, magka-cross po og floods. So this can lead to a catastrophic effects on the environment. So floods cause significant amounts of erosion to cost leading to more frequent flooding if not repaired. Okay, so kana gina-repair jud na to ang mga sahay, gina-limpyuhan jud na ato ang mga kanal. Kay kana kung di na siya limpyuhan po, students, magka-cause na siya og floods sa inyong area, specific areas ninyo. Okay, so the floods make an enormous impact on the environment and also in the society. So floods destroy the drainage system in cities.
causing a raw sewage to spill out into bodies of water. So also, in cases of severe floods, buildings can be significantly damaged and even destroyed. So this can lead to catastrophic effects on the environment, as many toxic materials such as paint, pesticide, and gasoline can be released into the rivers, lakes, bays, and oceans. So killing maritime life. So floods may also cause millions of dollars worth of damage to a city. So both evicting people from their homes and ruining businesses, floods cause significant amounts of erosion to cost, leading to more frequent flooding if not repaired. So student, nagapaningkamot po ang government nga ma-repair ng mga kanal na to or mga drainage system na to. Kaya, or ginalimpyuhan dyan na nila. Okay, kung kana, is dili na siya ma-maintain o clean. So that's why po, na ay gamay lang ulan, magka-flood na yun. So kung magka-flood, na ay mga mga bacteria or sa kana, mga stock na yung mga chemical compound na masagol sa water and also makadaot na siya sa tuwa. Okay, so the do's and the don'ts during a storm or a flood po. Okay, so student, we'll still alert po tayo. Okay? Stay alert. So during in the storm. Then second, stay indoors. Okay, kumahimo na lang ka sa sulod yung balay. Then evacuate if needed. So kung gi-advise mo sa inyong barangay captain or your proc leader, okay, mag-evacuate na mo. So kaya nga naman prone kayo mo sa mga flood. So pag-evacuate dayon. Okay? Next is prepare always an emergency kit. Okay, kaya emergency kit, mga flashlight, mga flashlight, food. Okay, kaya naman kinanglanon lang ninyo ba? Medicine. Oh. And the don't. So don't forget to check okay, the news. Okay, basta nagtanga-tanga lang ka, sige lang kag dula og ML. Dula kag kanang Clash of Clans or dula kag mga Mobile Legends. So wala nimo gitan-aw ang iyong TV. So karon is nagka-flood dayon. Next, waste food or other basic necessities. Okay, so don't waste food or other basic necessities. Kay during flood po, basta nag-wasting mo og mga food, so dili niyo siya magamit. Okay? Or wala mo'y makaon. Okay. Then, next is don't panic. Okay, so stay calm po always. Then, next, don't leave candles and then the electronic devices unattended. So, kung student, pag magsaka naging water sa inyo, please, kung mahimo na, i-turn off na ang inyo mga plangka dira or yung mga breaker dira. Okay, kung di na ma-turn off po, basi mag-grounded ba? Yeah, mamatay noon ka, nakuryentehan ka. Next is the drought. Okay? So, the drought. So, a drought is the lack of rain for a long time. Kanang itawag na to El Nino or El Nino ba? Pag mag-drought, El Nino ba or El Nino? El Nino, sir. Okay, so El Nino, di ba? So, kanang drought is a long term of kanang lack of rain, okay? So, lack of rain or for a long time. So, ayan. Long term of, kung ano siya, kanang pag-init. Okay, so, ang drought, so, in 1968, a drought began in Africa. So, children born during this year were 5 years old before the rain fell again. Oh, kaya ako, no? So, 5 years old. No? So, kung nabuhi sila ito nga year, so, 5 years pa daw is na-experience nila ang rain. So, grabe, 5 years of drought season po. So, student is, pag may kag-drought ka na, wala siya nagpasabot na nga. 1 week lang is, walay ulan-ulan, nag-drought. Nag-drought ka na siya, calamities, dili. May mga kag-drought ka na, take months, years po, bago mo ulan. So, hadlok kayo na siya. Kay daghan kayo maapektuhan. So, yan. Grabe ka na yung drought calamity. So, the effects of a drought season. So, a drought can weaken an ecosystem by stressing. So, stressing plant and animal resources. So, ma-stress dyan ito ang mga plants and also the animals. Wala man sila'y makuha ang water. So, first, baya dyan ang water. Ilang need, no, di ba? Na nutrients. So, kung mga drought season, so, makita niyo kanang basakan, ana, magliki-liki na siya. Something yan, eh. Okay? So, flora and the fiona po. So, kanang flora and fiona is mga animals.
So not able to find adequate resources are more vulnerable to predation and disease. So dry conditions can increase not just the number but the severity of fires. So kung mag-drought season po student, kung siya, hadlok kayo siya kung may mga kanba, sunog. Kaya siyempre, wala may water. So yan, mas mo increase ang fires po. Kanang itawag na toog bushfire, ana. So the drought of itself is a devastating event leading to scrap loss and the possible topsoil loss. So kabantay mo itong nagka-drought season ang kwan ba? Kabantay mo itong sa balita sa Cotabato po. Droughting season ba to sila? Katong mag naitawag o itong nagsamok na sila ba? Nag-drought season sila no? Ato nga time, students. Tama ba? Katong naitabo sa Cotabato po. Hello? Tog sila ba? So katong nga time is nagka-droughting ang Cotabato ato. So that's why daghan kayo magnaay namatay at or napatay ato kay nga naman aggressive na kayo ang mga tao ato nga time. Okay? Next is okay, dito ako nibasahan na kay para mas madali ta. Lapas naman ta sa time. Okay, next is the forest fire or the bushfire. So, the fires can burn out of control in areas of forest or the bushland. So, fires are caused by lightning, sparks of electricity, or careless people. So, the wind may blow a bushfire to areas where people live. So, kanina fires can burn out, kanina mga forest fire ganis sudan, kanina mga 1 week or 2 weeks nga walay init-init, nasa kanang walay ulan-ulan ba. So kana siya is syempre mag-dry ang mga leaves or yung mga trees nato daraa. Then that's why po kung naay mag-spark or magka kilat man daraa, so naay may tabo nga forest fire or the bush fire. So kana makita niyo nang matumog magwawa, di ba? So dira makita niyo nga naay mga something forest fire, di ba? So kana is kanang kana mga kugo na siya. Okay, mga bush fire na siya. So, nagka-spark lang gamay. So, yan. Masunog dayo na siya. Okay, so, wala na siya gituyo sa tao. So, bushfire po yan. Kaya na makita ninyo sa panaga or magwawa. Kaya na may mga kanila, kugon. Something kugon. Okay? So, the effects of the forest fire. So, fire effects are physical, chemical, and the biological impacts of fire on ecosystem, the resources, and the environment. So, the biotic effects of fire include its role in changing the air quality, the water quality, the soil properties, and the nutrient cycle. Okay? So, biotic effects include the altering vegetation and the related impacts of wildlife. So, daghan kaayo o ka na maapektuhan ng fire. Nga naman. So, ang ito ang physical appearance of our environment po. So, masunog siya. So, dako kasi damage, di ba? So, mawarot ang mga kahoy. And also, the biological impacts in the animals po. So, pwede siyang mamatay. Di ba? Eh, syempre, init kayo. Then, also, the air quality. So, lack of oxygen na po. Basta magka-forest fire. And the water quality also. So, the soil properties. So, kanang soil properties. So, yan. Pwede siya masunog ang itong mga nutrients po doon. So, mapiktuhan po ang soil properties po pag merong forest fire. Okay, next is the tsunami. Okay, so a tsunami, so yun, cause of the itong volcanic eruption or the tectonic plate movement. So, a tsunami is a series of tremendous waves generated by a massive underwater disturbance or katong tectonic plate. So, tsunamis can move at speeds as high as 500 miles per hour. Sabi ko sugay. Then the effects of a tsunami. So tsunamis are capable of causing a substantial amount of damage. So one tsunami can destroy an entire coastal village and remove all the sand from beach and sand that took 100 years to accumulate. So pag meron pong tsunami po student, kato mga sand sa beaches po, na possible po na ma-wash out na siya. So, dugay kayo siya, di ba? Ma-remake again. So, the electrical storm. So, last na po ito. So, ang electrical storm po,
are the composed of lightning and the thunder. Mga kilat. So typically, accompanied by a heavy precipitation. Okay? Mga pagdag-o. So each storm forms in large cumulonimbus clouds or the thunderheads, then stretching 1 to 5 miles in diameter with a height of 25,000 feet. So, kano yung mga tropical storms is, wala kayo na itong na-experience sa ito, students, kay dili kayo siya lala ba? So, nalay mga something, mga thunderstorm or mga kilat, so dili kayo ka ng mga electrical storms nga masunog yun ang mga balay. So, naay, sometimes naay siya may tabo, pero kasagaran is wala kayo sa ito, kanang electrical storm. So, the effects of electrical storms are an amazing phenomenon. It is not considered a very dangerous natural disaster. So, dili kayo siya dangerous natural disaster or very dangerous natural disaster. It is very isolated event as each lightning strike only affects a minimal area and rarely kills or injures humans and animals. So, lightning does contain a significant amount of power. So, reaching temperature hotter than the surface of the sand and creating shock waves that we hear as thunder. So, init kayo na. Kung that's why po, may go yung lightning, mamatay yung kadara. Okay? Init kayo na siya or mas hunog ka. Okay, so this is the example po. Okay, so mga lightning. So, the street, a tree split in half by lightning. So, kanang makita niyo, kanang mapunuan, natunga siya. So, because of the lightning yan. Okay? So, lightning over a city at night. So, kanay siya sa laing nasod ni. Okay? So, kanay siya is a forest fire. Isa po student nga makakos sa forest fire is kanang mga electrical storm. Okay? Then, dito siya mo igo sa mga bush fire, sa bush or in the trees po. Then, lightning striking a tall tree. Yan. And that would be all. So, taas-taas kayo akong na-discuss karon, no? Okay, students. So, stop sharing na ako ang Windows po. Okay? So, wait lang po ha. Maghatag na lang ko sa inyo mga attendance. Na ba yung mga pangutana regarding po sa itong topic and also our module po? Then sa inyong module po, student, katong sa module 7, na-change na ako ang date, ha? Marag wala na siguro yung done late dito, ha, katong nag-submit. So, na-change na akong Sunday ang katong schedule sa inyong pag-submit sa module po. Kaya nalimutan ako siya. Okay? Then, ang module 8 po ninyo, student, okay? Ang module 8, dili na magunta ako naghimo sa inyong module 8 ba? So, magulat na lang ko kay ma'am... Sorry, ito nga ma-sorry ka, ma'am Winceslao, masiguro. Oh, Winceslao. Karon nga week, I hope nga mapasa na niya ang module 8 kay para ma-post na ako sa inyo ang Google Classroom po or ma-upload na ako sa inyo, ha? Okay, so, abang-abang lang tayo sa, kana, sa module 8, ha? I'm audible po ba? Hilom lagi mo, eh. Yes, sir. Okay. So, pakiclick po sa attendance form po. Nasa in-call message po, student. Sa chat box po. Or tulad lang ta sa module 8, ha? Kayo, wala pa man nagsend sa kuha ba? Kaya ako may naghimo sa module 1 to module 6 ba? Then, ka ma'am and sis Law is module 8 until module 12 na I think module 12. So nagulat-ulat na lang ko sa iya nga mahuman siya. So abang-abang lang tayo. Okay, so if you are done po sa in the attendance po, student, please kindly turn on your camera po, student, para maka-picture ko sa inyo, ha. If you are done sa attendance po. Nako ka, sorry ha, nako karon sa hotel, ha, char lang. Hotel man akong bakaran karon.
Okay, kindly turn on po sa inyong mga camera. Wala palagi nag-on ng ban. Okay, update daw ko ni Kwan. Kisa itong Kwan? Kisa ito yung last president gani? Kalimot ko ba? Si Brian po, sir. Oh. Wait, sir. Magdili lang niya siya update ka ng Kwan karun sa active. Then, isa po kay... Wala pa siya ipasa sa mga module. Si Big Brian. Wala ito siya? Nag-historiamics ka isa, sir. Itong nagkita mi sa munisipyo, busy daw siya sa kuan, sir, sa election. Basta ang anak. Ano na? Dagay si Kusyal? Pag-submit na. Dili, sir, kay Moraga. Banda, mangguna siya, sir. Sir, sa kuan, sa banda. Banda? Ah! Ay. Sa kanang sa Tumas, gani, sir. Sa banda ni Tumas. Ah, kung ito siya, ano ito, kaya na, musician dito siya, sabah. So, ang iyang mga module, ang iyang pag-skwela, stop, sabah. Wala na. Ngayon na to siya, sir, nga mo-skwela man daw siya, ay mo-module man daw siya. Mo man to yung ingon ko, ayaw, pag-undang ba? Siya nga, skwela lagi ko, mupadayon, lagi ko, ano naman to siya, nga, sa nabisip ako. Ay, in CBS sa kumat. Giduol man gud nako siya, sir, katong pagkuat pagkita nako siya dito sa kuan center. Palihog ko kun ati Howby, palihog ko kan lang kun siya ba in college ba nga kanang mo answer sa mga module ba dili malisod to mga module, di ba? So na notice ninyo nga sayon man tanan, di ba? Sayang kayo. Pamilyado siya, sir, oy lisod, sir. Pamilyado ba siya? Yes, sir. Yes, sir. Mas better mo gusto nga makahuman, di ba? Makahuman tag-skwela kay para mas better po na ang mga opportunity na to sa itong kinabuhi. Okay. So, count lang ko ha. 5 seconds po. Dapat pagka 3 seconds is nakasmile po. Nag-out na lang yung uba, no? Sorry. Okay, so in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, smile. Okay. Ow. So if you are done na po sa inyong attendance, so you may leave na po sa toang. Salamat kay ha sa inyong time. Na-appreciate na ko ang inyong mga effort. So delete yun ako na siya ika-deny. Salamat kung maayos niya. The more nga daghan nag-attend, so the more po nga ganahan po ko na mag-online class sa inyo. Kami ang dapat magpasalamat, sir, sa mga instructor po nga musabot po sa mong kahimtang. Ay, syempre. Di ba, nabantayan ninyo nga mag-klase ko is kung to, mga kwan lang once in a 2 weeks, di ba? Kay kabulo ko nga busy kay mo. Hindi kayo mo gusto huwag ka ng permanente online class. So, kung mahimo, naiduha ka topic, online class dayon. Ah, di ba? Okay, kung permanente